Nagkaisa ang iba't ibang grupo ng mga maliliit na mga ngisda sa iba't ibang dako ng bansa at binuo ang bagong koalisyon na katipunan ng mga kilusan ng artisanong mga ngisda sa Pilipinas. Sa paglulunsad ng koalisyon, nagsagawa ng sabay-sabay na pagkilos ang mga artisanong mga ngisda sa lalawigan ng Quezon, Batangas, Cavite, Bulacan, Bataan at Zambales sa Luzon, Cebu sa Visayas at Sambuanga Sibugay naman sa Mindanao. Umaasa si Roberto Alirosa, ang National Chairman ng Pambansang Katipunan ng mga samahan sa kanayunan, na sa mga ginawang hakbang ay mapapansin at matutugunan ng gobyerno ang hinaing ng mga mangingisda dahil apektado din ang sambayanan. Sa pagsasaliksik ng kakampi, ang halos 2 milyong rehistradong small-scale artisanal fishers ay nagpo-produce ng halos kalahati ng pagkaing protina para sa ating populasyon. Pero ang malungkot dito, hindi pinapansin ang ating sektor. Problema natin ang resource degradation o pagkasira ng lugar pangisdaan dahil sa overfishing, illegal, unreported, and unregulated fishing o IUUF, at climate change. Dagdag pa ni Alirosa, malaking hamon din sa kanila ang illegal na pagpasok ng Chinese vessels sa karagatan ng Pilipinas at ang tila malambot na pakikitungo ng gobyerno sa mga ito. Hamon din sa maliliit na mga mangisda ang pagpasok ng mga Chinese fishing vessels sa Philippine waters. Ang kawalan ng malinaw na posisyon ng national government ang dahilan kaya ang illegal fishing at poaching ng mga Chinese vessels na ito ay lantaran at naganap na nangyayari. Walang naaresto at naparusahan ng mga violators kasi kaya nilang magbayad ng penalty at hindi din nailista ang repeat offenders, kaya pabalik-balik lamang din sila. May himig panunumbat naman si Edlyn Rosales ng grupong pangisda sa ikinasa nilang pagkilos sa Bataan. Kung napansin po ninyo kanina habang umiikot po kami, meron pong mga guard ng coal at saka yung coast guard po, nilapitan kami kanina. Pero sa kabila po noon ay hindi po napatinag ang ating mga mangingisda. Dahil na rin po sa mga problema na kinakaharap ngayon ng sektor, lalong-lalo na po sa mga batas at mga proyekto na ipinatatayo ng ating pamaalahan na tuwira naman po nakakasira talaga sa ating pangisdaan at unti-unti pong umuubos sa kabuhayan ating mga maliliit na mga mangingisda. Sa kabila po ng hindi magandang panahon ngayon na malaki ang alon, ay lakas loob at buo po na tumindig ang ating mga maliliit na mga mangingisda upang ipaabot sa ating pamahalaan kung gaanong nahihirapan at nagdurusan na ang sektor na ito. Issue naman sa relokasyon ng mga maliliit na mangingisda bukod sa hindi pantay na pagbibigay ng ayuda ang idinaing ng isa mula sa Cebu. Ang akin po ito, ma'am, tungkol sa settlement kung saan dapat bawat mangingisda magkaroon ng sariling pabahay ang gobyerno kung saan ito ay malapit sa pangisdaan para madali ang access nila kung saan sila mangingisda. Ito kasi ay isang mahalagang hanap buhay sa bawat Pilipino na mangingisda. Tapos dapat ang gobyerno talaga ay magkaroon ng tamang programa sa bawat isa. Kasi sa kalusugan po, sa dito sa amin, ma-share ko lang yung tungkol sa barangay namin. Lagi po ang farmer ang mayroong subsidy ng gobyerno. Pero sa pangingisdaan po na hanap buhay ay parang neglected po. Hindi po patas ang pagbibigay ng ayuda. Kung inyo pong napapansin, para sa sarili ko po,
lagi ko pong napapansin kasi nakapalibot po sa amin ang farmers at saka fisher folks. Bakit tuwing may kalamidad, lagi na lang ang mga farmers nagkaroon ng mga ayuda galing sa ating pamahalaan? Bukod dito, lubha din nakakapekto sa mga mangingisda ang reclamation, seabed quarrying, offshore mining, at hindi ganap na pagpapatupad ng batas na nagbabawal sa commercial fishing sa itinalagang municipal waters. Ayon kay Alerosa, hindi naman nila hinihingi na baguhin pa ang batas, kundi ipatupad lamang ito ayon sa nakasaad sa mga probisyon. Tingin ko, mas ang kailangan ay i-implement muna kung ano yung mga probisyon na nandiyan. Kasi napakarami ng amyenda, napakarami ng ginawa sa batas. Pero ang laging problema ay yung pag-implement ng mga probisyon na nilalaman ng batas. Kasi hindi, sa aming palagay, no, kapag inamyendahan yan, baka mawala pa yung mga progresibong probisyon na makakatulong sana sa pagpapaunlad, pangangalaga ng ating industriya ng pangistahan. Dagdag naman ni Dina Umengan ng grupong Tambuyog na nagsusulong ng mga karapatan ng mga mangingisda, dapat ay seryosong ikonsidera ang pagbuuna ng Department of Fisheries. Siguro, yung isa rin kailangan isang batas na dahil sa pagkarami-raming concern sa pangisdaan po, no? Yung Department of Fisheries. Yes, yeah, very well said. Ano, tama po yun kasi ang sa kalawakan ng ating katubigan, hindi kakayanin ng isang line bureau lamang katulad ng BIPAR na may maliit na budget o konting tao para matugunan ang lahat ng yan. Tama yan, pag-establish o pag-create ng separate Department of Fisheries ang isang solusyon, no? Sa sabi nga namin, DUPAR is the solusyon. Dapat din nila kung itatayo ang hinihingi nilang Department of Fisheries, ito ay pamunuan ng may tunay at malawak na kaalaman sa mga isyong bumabalot sa sektor ng pangingisda. Umaasa din sila na sa unang paggunita ng Year of the Artisanal Fisheries and Aquaculture sa buong mundo, sa susunod na taon ay mabibigyan na ng kaukulang pansin ang mga hinaing na mga maliliit na mangingisda. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.